Sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang tatlong paraan kung paano i-connect ang mga microphone natin sa ating computer, desktop man o kay laptop. Unang paraan ay yung gumamit tayo ng dynamic mic. Ito ay isang dynamic mic. Ito ang Sennheiser E945. Ito ay napakagandang microphone, high quality. At na-review na natin ito. Check nyo ang ating mga videos dyan. Ito ay isang dynamic microphone at ang gagamitin natin na wire ay ito. Mga kaibigan, mayroong dalawang uri ng wire ang mga microphones. Katulad nito, ito ang tinatawag na XLR, yung tatlong butas, ayan, tatlong butas niya na kinukonnect natin sa ating microphone mismo. At ito namang dalawa, ito yung mga kanya mga output o kay mga jack niya. Itong isa, maliit. Itong isa, malaki. Itong maliit na ito, ito yung 3.5 mm. At itong malaki ay 6.5 mm. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng dalawang ito? Itong 6.5 na ito, hindi natin pwedeng gamitin dito sa computer. Kasi yung audio port ng ating computer ay maliit lamang. So, ang gagamitin natin ay itong 3.5 mm. Ayan, ang 3.5 mm na ito, yon ang kailangan natin. At saka ang XLR para sa ating microphone. So, i-connect natin ang ating microphone. Ayan, connected na siya sa ating Sennheiser E945. Hanapin natin yung audio port ng ating computer. Saan yung audio port niya? Saan natin nilalagay yung ating earphone pag tayo'y nakikinig ng music. Ayan. So, ganyan din dito. Ayan ang kanyang audio port dito sa may harapan. Diyan natin i-connect. And, voila! Konektado na ang iyong microphone. Pwede mo nang gamitin. Loud and clear. Ayan na. Automatic yan na mag-take over sa ating audio system. Ngayon, ang tanong, recommended ba ang ganitong setup sa audio quality ng ating video? Mga kaibigan, ang sagot ay hindi po. Hindi recommended ang ganitong setup dahil yung makukuha nating sound, yung sound card ng computer ay hindi ganun kaganda para i-process ang sound na galing sa ating microphone. Kahit gaano kamahal at kaganda ang iyong microphone, kung diretso yan na nakakonek sa iyong computer, basag pa rin ang kanyang resulta. Basag pa rin ang sound. Kaya tanggalin na natin dahil hindi ito recommended. Tanggalin na natin. Ayan. Pangalawang style. Okay, pangalawang style na pwede nating gawin pag gamit natin ng sound card at ng XLR to 6.5 mm. Ang mga sound card ay it comes with different sizes and shapes. Ito ang V8 na ginagamit ng mga karamihang nagla-live na mga YouTuber. Ito ay pang live. Yan. V8. Ayan po siya. So, pwede kang gumamit ng dynamic mic dito. Ayan. Ayan. Pwede ganyan. At, isa pa, ito ay isang audio interface. Ang tawag dito ay Focusrite Scarlett 2i2 third generation. Ito ay nakafocus para sa mga audio. Napakagandang audio interface nito mga kaibigan. Very high quality ang kanyang produce, ang kanyang sound. Okay, compared sa dalawa, price difference, mas mura ang V8 compared dito sa Scarlett Focusrite 2i2. Kung wala pa tayong budget, bili lang tayo ng ganito, ng V8, V9 o kaya V10. Meron na mga ibang version nito, mga upgrade ng sound card na ito. Ayan, ito naman, ito na yung latest na generation ng Scarlett Focusrite 2i2, ang third generation. Mamili ka lang anong gusto mong paggamitan. Paano ba ang gamit ng dalawang ito? Ito ay para sa live. At ito namang isa ay para sa recording. Ayan, kung meron kang ganito, okay, meron kang Scarlett Focusrite 2i2, gamitin mo, mas quality ang maipoproduce nitong sound kaysa sa dito sa ating V8 na ito. Yan. Compared sa dalawa,
Mas high quality ito, although mas mahal, ito mas mura. Pero mas lower quality. Ganyan po yan. At saka magkaiba ang kanilang gamit. Ang pangalawang style natin, depende sa kung anong gagamitin natin. Pero dahil tayo ay content creator, normally ang ginagawa natin, gagamit tayo ng sound card para mag-record tayo ng high quality audio para sa ating mga video. So choosing between the two, ang gagamitin natin para sa high quality audio ay ang Focusrite Scarlett 2i2. Dahil yan talaga ang kanyang purpose, mag-produce ng high quality audio. Pero ito, ayan, so yan ang gagamitin natin. I-connect lang natin ang ating mic. Ayan, dyan. And, pwede kayong gumamit ng condenser microphone na katulad nito. Ito ang Takstar GL400. Ito ay high quality recording microphone. Takstar GL400 ay isang recording microphone. O kaya, ang dynamic mic. Ang dynamic mic, hindi na kailangan ng phantom power. Hindi kailangan ng phantom power. Pareho silang recording microphone. Ito nga lang, hindi gumagamit ng phantom power. So, i-connect na natin. Ayan. So, connected na siya. At ito naman, ito ay Type-C USB. Connect lang natin. Connected. And, from there, USB, USB 2.0. I-connect natin sa ating USB. At, voila! Connected ang ating microphone sa ating computer sa pamamagitan ng audio interface o kaya ng sound card. Okay? Depende yan sa kung ano yung gusto mong gamitin at kung ano ang meron ka. Kung meron kang V8, gamitin mo. Dahil pwede rin natin itong gamitin. Ang kagandahan nito, mas mura. Pero, mas lesser quality yung audio. Okay, ganyan yan. At, itong Focusrite Scarlett 2i2, pwede kang gumamit ng condenser microphone. Kasi meron itong phantom power na pwede mong i-switch yung phantom power niya para magamit ito, ang condenser microphone. Ang pangatlong paraan kung paano natin i-connect ang ating mic sa ating computer ay sa pamamagitan ng ganito. Lavalier microphone. At ito ay isang lavalier microphone na pwede nating i-connect directly. Ito ay pwede nating i-connect diretso sa ating microphone dahil ito ay TRRS. So ito, diretso na ito sa ating computer at i-connect lang natin ito sa ating shirt katulad ng nakikita ninyo. Ganyan. Ayan po, tatlong paraan. Ang kagandahan nito, mahaba-haba ang kanyang wire. Ayan, pwede kang maglakad doon. Pwede kang pumunta rito, pumunta sa kung saan naabot ng wire na ito. Ayan. Mga kaibigan, yan po ang tatlong paraan kung paano natin i-connect ang mga microphone natin sa ating computer. Kung may natutunan ka sa video ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-share mo na rin sa iyong mga kakilala para matuto din sila. See you sa ating next video.